Grabe! Pakadugyot! Ngayong araw nga pala, sobrang excited na ako. Kasi buong buhay ko, first time kong bibili ng sarili kong gasol. Pagkatapos kasi gawin ng bahay ko, marami pang kulang. Hanggang ngayon, nakikilutok pa ako kila mama. Medyo madami-dami pa kasi akong babayaran eh. Pero ngayon, sobrang excited na ako. Abilin na ako ng gasol. Papagluto na ako ng itlog! So mga kadugyot, tara, samahan niyo kami. Let's go! Kaya naman isang umaga, lumabas na ako para pumunta sa bahay ni mama. Makakalimutin kasi ako, kaya kay mama ako nagpapatago ng pera. 3,000 pesos pala yung hiningi ko. Medyo mahal kasi ang gasol eh. 2,600 yung bago. Halos 400 naman yung nagastos ko sa mga hose. Dahil wala na nga kaming tricycle, sa bago motor ni Dada din na lang ako umangkas. Akala ko nga malayang bibilhan namin ang gasol. Kasi lumagpas na kami sa prok namin. Pero dito lang pala sa bungad. Buti naman malapit lang. Para kung sakali maubusan ako, madali na mag-deliver. Dahil fan ako ng BTS, sadyang kulay purple talaga yung pinili ko. Buti na lang kasya kami dito sa motor. Yakap ko nga siya habang maandar eh. Pero nang binuhat ko, magaan lang naman pala. Siyempre laki ng muscle ko eh. Charot, buti na lang nandiyan si Dada di. Di kasi ako marunong magkabit niyan. Pero kung sakali maubusan daw ko ng gasol, yung magde-deliver na daw magkakabit niya. Tingnan nga namin kung kasya ba yung host dito sa butas. Hindi kasya, kung ano-ano na ginawa ni Dada di, mapalaki lang yung butas. Kaya sana, pero hindi kasya. Hindi ko alam kung maliit lang ba yung butas o mataba lang yung host. Buti na lang merong mabait, nagpahiram sa amin ng grinder. Nagkasya na yung host ng gasol. Katapos na ikakonekta na siya sa kalan. Grabe, wow, napaka-excited ko na. Simula kasi nang binili ko tong kalan, hindi ko pa ito nagagamit. Kaya first time in my life, magluluto ko gamit sa sarili kong kalan. Dahil hindi pa ako marunong magluto, papapraktisan ko muna itong itlog. Tres nga lang pala yung itlog dito sa amin. Kaya maliit lang siya, kasya lima sa kamay ko. Mukhang bitin to, naghahanap sana ako ng hotdog. Kaso skinless tong nakita ko. Kumuha muna ako ng mangko. Dito ko kasi i-scramble yung itlog. Isang itlog para sa akin. Kay skincare, kay sushi, kay ubo at kay itchen bunggan. Nilagyan ko na asin para tumamis. Sanay na ako mag-scramble. Expert ako dito eh. Dahil nga sobrang tigas pa nung skinless. Ibababad muna natin siya sa tubig para lumambot. Ikaw kasi alam paano magpalambot. Alam ko lang magpatigas, charo. Kaya habang hinihintay ko muna lumambot yung skinless, linisin ko lang muna itong kusina ko. Iba pala kapag nagkakaroon ka ng sarili mong gamit. Ngayon nare-realize ko na ang kahalagahan ng pagpapahalaga. Nagiging maingat ako sa mga gamit ko. Kasi alam kong mahal to at pinaghirapan ko. Dati kasi parang wala akong pakialam eh. Pero ngayon meron na. Ngayon natuto na rin ako maglinis. Natuto na rin ako maghugas ng plato. Grabe, 21 pa lang ako pero parang tumatanda na ako. Parang kasing pang matandang gawain na itong mga ginagawa ko eh. Pero okay lang. O tignan nyo, diba? Ang ganda. Ang sarap tignan sa mata. Nakakakilos na ako ng maayos. Naglagay na pala ako ng kawali at ng mantika. Binuksan ko na nga rin pala yung apoy. Hinihintay ko lang uminit yung apoy. Pagkatapos nun ay pwede natin ibuhos yung itlog. Dahil gusto ko malasado. Kahit kakalagay ko lang, hinalo-halo ko na. Grabe, ganyan yung masarap na kainin na itlog eh. O diba, first time in my life, nagluto ako sa sarili kong kawali. It will sa amin ni Boy Ubo. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!